Ah, hindi nag-record! Ano ba yan? Hindi siya nag-record. What up? Ayan, tayo ay nagbabalik after 2 months dito sa ating channel. And ayan, gagawa tayo ng lighting breakdown ng short film ng Wanderlust. Yan, patak. So maganda kasi yung lighting, kaya gusto ko siyang gawin ng video. Para din makatulong sa mga filmmakers natin na nagsisimula pa lang, ayan, sa gusto mag-start ng lighting, ayan. And, ayun, bago tayo mag-start, gusto ko lang muna makipagkwentuhan. Ang video na to ay sponsored na galing sa inyo. Ayan, so gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi kung wala kayo, hindi ko pa rin to ginagawa. And kung wala yung iba dyan, chincheck pa rin ako sa Facebook page natin. Ayan, ililink down ko sa description. Gusto ko lang magpasalamat sa inyo kasi unending yung support niyo, kahit alam niyo minsan lang ako mag-upload kasi busy nga sa trabaho. Ayan. And ayun, let's start! Ulitin na naman natin, guys. So yun, before we watch this film, this is not for the faint-hearted. Bawal din to sa mga ano, sa mga madaling matrigger, no? Kasi very sensitive tong topic na to sa Philippines. And yun, let's start. This is Patak by Wanderlust Films. Okay, so first of all, is mapapansin nyo is yung colors niya is based from the Joker. Yung pagkatil niya is based from the Joker, which is nice. And ang tawag kasi dito is complementary colors. Yung complementary colors kasi na yan, yan yung parang nagko-complement each other. So yung skin tone ko is orange and then yung background ko is teal. So doon nang gagaling yung orange and teal. Ayan. Ayan. So itong shot na to, kaya soft yung lighting natin. Is, excuse me po. So yung shot na to is masyadong malaki yung light source natin. So yung light source natin na to, parang mas pinalaki pa nila or mas nilapit pa nila para mas lumaki sa mata ng character, para magkaroon siya ng catch light. So yung catch light kasi na yun, parang mas pinapaganda niya yung subject mo, especially on humans. Yan. Tsaka ang benefits ng malaking light source natin is nagkakaroon tayo ng softer skin. So kung napansin nyo, gumagamit sila ng mga foreground elements para parang sabihin na naharangan yung character. Yan. Ganda din ng set design. Yan. So yung mga angle na ganyan, yung medyo weird. Paano ba? Kunwari, ito camera ko na. Nakaganyan dapat, di ba? Pero yung ginawa ng Wanderlust is binaloktod nila. Ang tawag dyan, Dutch angle. So, yung Dutch angle kasi na yan, parang pinapakita natin na may mali sa storyline. So, it's either galit yung character mo or may iniisip siyang mali. Yan. Ang ganda ng pagka-jump cut nila. So ayan, so ang ginagawa nila yung top angle. Minsan kasi kapag
pinapakita natin sa audience natin na nanghihina na yung character is tinatap angle natin. Kasi kung nasa baba yung character natin, mas mahina tingnan. Pero pag nasa taas, mas malakas tingnan. Ayan. So, hindi ko lang alam kung sinadya to ni Wanderlust, no? Or para lang makuha na may establishing na sumisilip siya doon. Kasi walang space dito eh. Siyempre, mahirap magsuksok ng camera dyan. So, creative talaga dapat tayo laging mga filmmakers pag dating sa kanyan. The triangle, sinabi ko kanina. Ayan, so kung iisipin nyo bakit nila pa nila inilawan to, itong part na to, importante kasi guys para malaman ng audience kung ano talaga yung sinisilip niya. Mahirap na kasi kapag wala yung ilaw na nilagay nila sa labas. Ayan, yung parang fake moonlight sa labas. Pag hindi nila ginawa yan, guys, hindi natin to makikita. So, kailangan nilang gawin yun. So, importante din yun kapag nag-iilaw tayo ng mga subject natin, kailangan natin ilawan yung mga ibang parts ng elements ng paligid ng character natin para alam ng mga audience kung asan sila. Dutch angle ulit. Marami na silang Dutch angle, no? Okay, so ang tawag kasi dito, yung mga ilaw na nakikita mo sa scenes is practical lights. So ito yung mga ilaw na nakikita mo sa scenes, kagaya ng monitor ko. Ang tawag dyan, practical lights. And parang ito na din yung motivation na nag-iilaw sa kanya. So sa ibang sets kasi, pwede nila itong gawin na pameke. Ang gagawin nila, ilalagay nila to sa background, tapos maglalagay sila ng napakalaking ilaw na same color lang para ang akalain ng audience nanggagaling doon yung ilaw. So yun yung magandang effect ng practical light. So ang ginawa kasi ni Wanderlust is yung practical light mismo yung ginawa nilang key light ni Kuya John Lloyd. Okay, so nagpo-push in yung camera, no? So meaning kasi kapag nagpo-push in yung camera, kung nanonood ka dito sa channel ko, may iniisip yung character na something serious. It's either in love siya, or yun, siguro nade-depress din siya, iniisip niya masyado. Ayun, nagpo-push in yung camera. That jungle, ang hilig nila Wanderlust sa ganito. Okay, so maganda yung paggagamit nilang panning sa camera. So kapag nagpa-pan ka kasi sa camera, ayan, pag nag-pan left ka or pan right, may pinapakita ka sa audience eh. So ang ginawa ni Wanderlust is nag-pan sila to the left, ayan, para ipakita nila na may kinuha si Kuya John Lloyd. Ayan. Ayan. Obviously. Oh! Sheesh. Yun, paning ulit, papakita yung mukha niya. Nanerbyoso na siya. Okay. Wait lang ah. So, hindi ko alam kung walang space kila Wanderlust. Yan. Pero napansin ko dito is nagkakaroon ng hotspot yung ilaw nila dito. So, ito yung ilaw nila para gumawa ng moonlight, yung teal na nakikita nyo ngayon. Ayan, so, kapag kasi nagka-hotspot na ganyan,
kailangan ilayo natin yung ilaw natin. Kasi ganito yan. Wait lang ah. Ayan. So, ang ilaw kasi, ayan, maliit siya, di ba? So, nagde-depends din yan sa... Nagde-depends. So, nagde-depende din yan sa laki ng light source mo. So, yung light source mo kasi, pwede mo yan i-modify. Doon pumapasok yung mga modifier. Pero kung wala kang modifier, pwede kang gumamit ng mga windows. Ngayon kasi, si Wanderlust, feeling ko nagkulang yung space nila. And hindi nila ma-atras yung ilaw mabuti. Kaya hindi nakaka-cover yung buong space dito. Ayan. So, para makover yung space dito, ang kailangan mong gawin, ayan yung ilaw natin, no? Masyado siyang focus na ganyan. Pero kasi pag nilayo mong ganyan, magsispread out siya. So, yung nakikita nyo yan, ayan, nadidiffuse siya. Pero kapag malapit kasi, nagkakaroon ng hotspot. Ayan. So, ganyan din yung nangyayari kay Wanderlust. Kapag kasi may hotspots tayo, hindi nadidistribute maayos yung ilaw. And, kapag ganun, may mga spots pa rin na harsh yung shadows natin. Hindi siya soft na ganito din. Kaya, ang recommendation ko pag ganun, kumuha kayo ng reflector, kunwari reflector, tapos yung light source nyo, tapos i-diffuse nyo. Tapos, itututok nyo sa window para magkalat siya. Yan. So, yan. Ang theory ko lang is nagkulang talaga ng space sila Wanderlust dito. Let's continue. Yan. So, napansin nyo din is may foreground elements tayo. Ang ginagawa kasi niyan is parang nahaharangan yung character. Sinabi ko na ata sa una pero ulitin ko na lang ulit. Parang naiipit yung character natin. Panning, showing ulit, no? Pushing in. Combo yun, combo. Pansin ko kasi may cable dito. Feeling ko yun yung para sa ilaw nila. Wala lang, sir. Wala lang. Push in. Wait lang. So... So, pinusok na niyo yung ulo niya, sorry. Na-chamba pang pinos ko kasi doon, sorry ha. I-play ko lang. So, kung nanonood kayo ng horror films ni Ari Aster, yung gumawa ng Hereditary, tsaka yung Midsommar, ayan, ginagawa nila to sa mga last scenes nila. Pag may nababaliw na sa ending. Ito yung sinasabi ko na yun is mini-middle frame nila tapos nagpo-push in. Magsisiiwan ako ng maliliit na clips dito. Ayan. Pee. Push out. So, pinapakita na na wala na yung character natin sa audience. Kaya pinupush out na nila. So, minsan kapag nagpo-push out tayo, it's usually a sad ending or ano, something sad na nangyayari sa characters natin. Ay, bumiyak ako. This is great work, Derek. Oh, that ano?
Daryl O or Derek? Forgot. Ayun, Daryl O. This is great, Sir Daryl O. And written by Brian Nonning. Cinematography. So yeah, Wanderlust Films. This is an amazing film to review, and I'm glad nakita ko na may mga ganito din na nahihilig sa mga pag-iilaw sa films nila. Kasi most of us nag-iilaw lang outdoors, and gusto kong breakdown talaga yung may mga ganito. So kung may marerecommend naman kayong gusto kong i-breakdown na mga videos na ganito, i-comment down nyo lang sa baba para i-review natin sa susunod. Para kung gusto nyo maaral kung paano yung gagawin, i-try natin i-recreate. So thank you Wanderlust Films for this amazing film, and hopefully makita nyo tong ginawa ko. So ayun lang, kung nagustuhan nyo tong video na to, siguro para sa pasasalamat ko lang, kung nakatulong din ako, hit nyo yung like button. Ayan. Pati na din yung subscribe para ma-notify kayo kung may bago tayong video. I-click nyo yung bell button. Ayan. So yeah, my name is Jero Hamis. Ako ang cinematographer, photographer, and videographer. Oh, muntik na nahulog cellphone ko. Ayan. Ayan. So, isa akong yun, cinematographer. Pero hindi ako professional sa paggagawa nito. Alam ko lang kung paano. And happy lang ako makatulong sa inyo kung if ever. Ayan. Bye-bye.